Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, March 29, 2022. Kung mapapansin nga po natin, ano, yung minomonitor nating low pressure area, ay dito na nga po yan, sa area ng Palawan, kung saan nga posibleng nagpapaulan na to dito po sa may Puerto Princesa at halos buong Palawan ay makakaranas ng pagulan dahil dito sa low pressure area. Inaasahan naman po, ano, na ito pong low pressure area yung pinakasentro niya na ilalabas na po ng landmass mamaya ng hapon, no? At posibleng makaranas pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil nga po yung makakapal na kaulapan nitong low pressure area. At magiging maganda naman na po, no, yung lagay ng ating bansa at mararanasan na lang natin yung malinsangang panahon dahil nga po sa Easterlies. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast, meron tayong posibleng sama ng panahon na papasok sa ating bansa. Ayon naman sa ating zoom view, kung mapapansin nga natin, magiging maganda ang lagay ng panahon ng buong Luzon. Maliban na nga lang po dito sa Metro Manila na posibleng makaranas, no, ng localized thunderstorm. At magiging maganda rin naman ang lagay ng panahon dito sa may Bicol area kung saan nga makikita natin na maninipis na kaulapan lamang ang bumabalot dito sa may Bicol region. Sa may Mindoro province, magiging maganda rin ang lagay ng panahon. Asahan pa rin natin, no, yung isolated rain shower dahil nga po yan sa kalat-kalat na pag-ulan na, ng ulap nitong low pressure area. Dumako naman tayo dito nga sa may Mindanao kung saan nga, no, na nakaka-apekto pa rin yung ibang kaulapan nitong low pressure area. Posible pa rin sa ngayong mga oras na to makaranas po tayo ng mahina at katamtamang pag-ulan at magiging maganda naman na po ang lagay ng panahon halos dito sa buong Mindanao. Maging dito po sa Visayas, magiging maayos na rin po ang lagay ng panahon. Makakaranas na lamang po tayo dyan ng maalinsangang panahon dahil nga po sa Easterlies. At ito na nga po, mapapansin natin sa may Palawan kung saan nga, no, halos makakapal na kaulapan na yan dito sa Puerto Princesa. Kaya iba yung pag-iingat, no, sa ating mga kababayan dyan, lalo po yung pagbaha at pagguho ng lupa, kailangan po nakaredy na po tayo dyan dahil posible nga po, no, yung malalakas na pag-ulan. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast, no, by March 30, makikita nga po natin na ito nga po ay lalabas na ng landmass ng rather ng ating Philippine Area of Responsibility, yung pinakasentro ng low pressure area. At by March 31, makikita nga po natin na unti-unti na pong gaganda ang lagay ng panahon. Pero pagdating po ng April 1, mayroon po tayong posibleng low pressure area, no, na nandito po sa eastern section ng Mindanao. At pagdating ng April 2, makikita nga po natin, no, na halos sa makakaranas pa rin ng may hina at katamtamang pag-ulan dito nga po sa may Visayas area. Pagdating naman po ng April 3, no, mapapansin nga po natin, meron pa rin po tayong posibleng low pressure area na magpapaulan dito nga po sa may Mindanao. At pagdating naman po ng April 4, makikita natin, ano, ito na nga po, na makakaranas na nga po ng tuloy-tuloy na pag-ulan dito nga po sa may Palawan, ilang bahagi ng Visayas, at pati po ang Luzon dahil meron po tayong isang posibleng tail end ng frontal system. Pagdating naman po ng April 5, makikita nga natin yung tuloy-tuloy na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Luzon, sa may Metro Manila, may Polillo Island, sa may Bicol Region, sa may parte ng Mindoro Province, sa may Visayas, at lalo na po dito sa may area ng Palawan. Pagdating naman po ng April 6, makita nga po natin, ano, yung posibleng sama ng panahon na nandito pa rin po sa labas ng ating bansa. At tuloy-tuloy pong makakaranas ng masamang panahon dito nga po sa may eastern seaboard ng Luzon. Pagdating naman po ng April 7, makikita nga po natin, ito nga po yung possible low pressure area. No, sa ngayon po, medyo nakikita natin yung potential na pwede siyang maging isang tropical depression. Pero again, inuulit natin, ano, na ito pong ating advanced weather forecast is possible scenario. Kaya
marami pa pong posibilidad na magbago itong nakikita nating mga sama ng panahon na posibleng pumasok sa ating bansa sa mga susunod na linggo. Kaya manatili tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para po dito sa minomonitor natin mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note, no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips, nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.